Ayan. Ayan, naka-off yung mic rin kanina, pero yun niya. Ang sakit na, ang sakit naman sa ulo nito. Kitang-kita yung... Ayan. Medyo makinang tayo mga kaibigan ngayong gabing ito, pero yun niya, good evening. Nakakaya, dali, time out. Ayan, bago tayo magsimula, magandang gabi sa inyo lahat. Again, this is the... another start of the GPL, anong season na tayo ngayon? Summer season. Summer season. So, nagkaroon tayo ng, ano, nagkaroon tayo ng almost 2 weeks na break because of the All-Stars na nangyari last week. So, congratulations muna sa Team Korea. Napakaganda ng performance nyo. Pero yun nga lang, going back, parang sabog yung noo ko dito. Ayan, bago wala, gusto ko nga pala mag-salamat sa ating mga summoners na nandyan ngayong gabi at sumusuporta sa ating GPL. Laban ngayon ng Manila Eagles versus the SAJ. Bago ang lahat, ako nga pala si Gigi Spear. Siyempre, kasama ko ngayon. Wala nang iba, kundi ang Chinese Spirit Head Master Mr. Clint Dalphi. Probably 5 to 10 minutes dito. At ayan, pagtawanan nyo na yung buhok ko, promise. Napakaliwanag at napakaganda ng background namin. Lutang na lutang ang kulay namin, kulay puti. Pero bago lahat, gusto nga pa yung pag-usapan natin. Siyempre yung mga nangyari sa yes. All-Stars. So yun, All-Stars Day 1, hindi pinalad ang NA. Tama ba ako? NA. Oh, NA, natalo sila ng... Hindi mapalad ang... Hindi, yun yung sa second day, sa LMC. Although yes, ang NA and EU ay hindi naging mapalad, pero ang pinaka para sa atin ang pinakamalaki yung impact is the one that with the GPL All-Stars. So against China, medyo hindi sila. Although on my opinion, marami nagsasabi kasi na ano na pangit yung laro nila. Let's say in layman's terms sa Tagalog, sabi nila mabaho daw yung laro, na napugo daw. Pero ayan, come to think of it, players and the other people watching, hindi dahil sa hindi sila magaling. Okay. TPA and SG combined are good. Mm. However, yun nga lang talagang outpicked and outplayed sila ng kanilang China All-Stars yes. Counterparts. Sobra. Hindi lang yun. Siyempre, mapapansin mo rin sa kanila, knowing na ang kanilang mga language na ginagamit, SG, Singapore, siyempre, gumagamit sila ng English. Compare mo naman sa Taiwan, na hindi lahat ng players nila ay marunong mag-English. Tsaka napakahirap din talaga na maglaro na you're under the pressure na ang dami mong taong nakikita, ang dami mong nangyayari. Especially ito, ang isa sa mga pinaka, yun, may video kami na eto, credits kay Siderhelm kung hindi niyo pa nakikita yun. Napakaganda nung kanyang breakdown na pinakita dun sa laban, yung sa pentakill ni Double Lift. Yung pinakita ko siya kagabi. Actually, napanood ko yun. Nakita ko talaga yung, na-realize ko sa sarili ko kung ano talaga yung nangyari sa laban dun sa LCS ng NA versus the EU. Ang ganda ng... supposedly, kung nanalo sila dun sa Baron fight nila, panalo na sana yung EU. Mm. However, yun nga lang. Nagkamali silang target at yun. NA went to the next level at yun nga lang, natalo pa rin sila. Sayang, so, actually, kung makikita nyo yung video na yun, malalaman nyo kung ano talaga yung nangyari, kung paano nagkaroon ng engage. Ayun, mamaya, if you have, kung may time kayo mamaya, punta lang kayo dun sa Facebook ko, nakapost lang dun yun, makikita nyo yun, yung playback ng breakdown ng laban ng NA, especially the Baron fight. And hindi rin mawawala dyan, syempre, ang pinakamagandang finals para sa akin. Napaka nagmukhang uncontested ang Team Korea doon, especially doon sa ginawa nila no second game. Yes. Jungle Gragas. Hindi mo naman i-expect 'yung mga nangyayari sa ating LCS All-Star. Yes. Talagang napakaganda. Sino, knowing na
hindi mo na-expect na yung Korea ay magdo-dominate sa China, knowing na yung China straight streak win sila. Sino mag-aakala na gagamitin pang jungle si Gragas? Kahit ako una nagtaka ako no, pero nung nakita ko yung team composition nila, all poke team. Hirap na hirap ang China na makalapit, and in the end because of the consistent poke damage na una atras na nila na atras yung lanes hanggang sa umabot na sa inhibitor and as well as sa Nexus, walang nagawa ang China. Ang ganda ng mga initiate ni Gragas doon na jungler siya, kasi ang ginagawa niya once nakapag magagang siya dito, yung sure na kapag ginamit niya yung SS niya ay meron siyang magagawang malaking tulong contribution and sa kanya. And especially credits din kay Shy, kahit nang sabihin natin si PDD performed well using Rumble. Yun nga lang, nung nagkataon na ban si Rumble sa last two games nila, ginamit niya si Zach, walang nagawa kay Jace. At nako, angkate sir. Yun, nakita natin, doon ko na-appreciate yung full potential ni Jace talaga, na kapag marunong yung gumagamit, ang sakit talaga ng bawas. Hindi lang kailangan na makakalimutan dito, yung performance ni Madlife bilang isang champion. Isa pa yun, si Madlife. Talagang napakaganda na performance. Wala akong masasabi doon. Talagang naging effective yung ginawa niya bilang isang support player. Hindi mo siya masasabing support player sa performance niya. Pwede mo siyang masabi na siya yung nag-carry ng game to win the match. Natawa ako. Sino to? Ayan. Hindi po ako si Rice. Ako po si Kajo, kahit na medyo malinis yung ulo ko. Again, kaya nga ako nagpalit ng pangalan. Pangalan ko po ngayon, summoner name ko, Mr. Clean PH. Yan, okay. Kung gusto nyo makalaro itong si Kajo sa aking tabi ngayong gabi ito, i-add nyo siya sa kanyang IGN na Mr. Clean PH. Okay, so ayan, habang inaantay natin ng laban, I guess it's almost 8 o'clock. We're just waiting for the game 7. To start. 7 o'clock, sorry. Okay. We're just waiting for the game to start. All players are now in the game room. So again, ang laban natin ngayong gabi, the Saigon Jokers versus Team Manila Aguila. So tingnan natin. Hopefully. Okay, so far kasi ang Saigon Jokers, kilala sila sa pagiging masakit ng kanilang mid lane, especially Nyx Water. At sa top lane nila, medyo UTV, the Kenen Boy. The Kenen Boy last season. Kenen. Okay, last season kasi going back, perfect score si QTB sa paggamit niya ng Kenen. Halos lahat ng matches ginamitan niya ng Kenen. Iba't ibang build. Pero nonetheless, it was one of the key, yung ultimate ni Kenen. So it was one of the key factors kung bakit nanalo yung SAJ sa mga team fight. So tingnan natin, if Team Manila Aguilas would allow na naman na makuha ni QTB si Kenen. Last week pala, bago magkaroon ng break ito sa ating GPL, napanood ko yung laban ng SAJ versus the Kuala Lumpur Hunters. Ang performance doon ng SAJ, take note, natalo ng KLH ang SAJ. Unfortunately, hindi sila nanalo sa laban nila. Natalo nila yung SF5 sa huling laban nila, pero natalo sila sa KLH. KLH, ang ganda ng performance nila, lahat ng champion nila ay nag-base sa initiation na lineup nila. Kung mapasin mo yung lineup ng SAJ, ay more on AOE champions. We have Vakenen para dito kay QTV. Kay Nyxwater, meron siyang si Mal Zahar, yung favorite champion niya rin yan. Yan yung mga unorthodox picks niya. Yes, unorthodox picks niya. Binan si Kog'Maw, binan si, I think yung mga champion na talagang effective para sa SAJ. And naging worth it para sa KLH, na natalo nila yung SAJ. Yes. Kasi itong KLH ay hindi nabiro ngayon sa GPL natin. Nagbago na naman sila ng roster at dadagdagan. Hindi na sila rooster ngayon. Ano sila? Inahin. Inahin na. Pero yun nga, bago na kanilang mga lineup din ngayon at lalong mas nag-improve yung kanilang performance compare mo last season, at talagang napakaganda na. Okay, so bago tayo magsimula, let's check the schedules for the GPL summer season match for this weekend. So kung pwede natin makita. Ayan, ang ganda talaga. Medyo kadyo, medyo nasaktan sila sa mata. I mean, sa mahiwagang shiny shimmering head mo. Mamaya, okay, mag-alala. Hindi nyo na ako makikita pag in-game na tayo. Okay, for May 31, that is for tonight, 7 p.m. Game 1, Saigon Jokers versus the Team Manila Aguilas. Game 2 at 8 p.m, Singapore Sentinels versus the Kuala Lumpur Hunters. And last game, eto, Bangkok Titans versus the Azubu Taipei Assassin. So, June 1 naman tayo. Saigon Fantastic Five versus the HQ. Game 2, Kuala Lumpur Hunters ulit versus the Bangkok Titans. And Game 3, Taipei Assassins versus our Team Manila Aguilas. And June 2, Linggo, Singapore Sentinels versus HQ. And Game 2, HQ versus Taipei Assassins. So ito, mukhang jump-pack ang ating schedules for this week. Napakaganda ng mga laban natin ngayon. Take note, tignan nyo kung papansin nyo, tatlong AHQ, tatlong TPA ngayong week na ito ang maglalaban-laban. Napakaganda ng pagkakataon nilang bumawi sa ating mga league.
Take note, dalawang laban pa lang meron ng TPA. At sa mga pagkakataong ito, makikita natin na babawi sila. At makikita natin kung ano yung ma-redeem nila yung sarili nila ngayon. And let's go to the standings. Tignan natin ang ating status ngayon. Kung ano na ang kinatatayuan ng bawat team ngayong start, kaka-start pa lang ng ating summer season ng GPL. Ito ang ating standing natin sa ating GPL sa mga pagkakataong summer season 2013. Singapore Sentinels top 1 sa mga pagkakataong ito, wala pa silang talo. As well as AHQ. At naman, yan, ang what can kukurap second place ang Manila Eagles at ang Kuala Lumpur Hunters. Medyo magkakasunod yan. Okay. Yan. Take note, 50% ang winning rate ngayon ng Manila Eagles. At sa mga pagkakataong ito, almost 4 teams sa ating GPL na naglalaban-laban para sa spot ng top 3. So, ang nakakatalo pa lang sa Team Manila Aguilas ay ang AHQ at ang Singapore Sentinels. Pero so far, ano sa tingin mo? So good, kaya ba nila ngayong season na to? Ngayon, let's see anong mangyayari dito. Knowing na yung SAJ ay hindi na ganun na nag-excel sa mga laban nila, sa mga previous matches nila. So, nakikita ko sa Manila Eagles yung kanilang bagong strategy ngayon. Tignan natin kung ano yung pwede nilang gawin sa laban nito. Sisilawin ko kayo sa ulo ko. Gagamitin niya ang kanyang solar flare ni Leona. Ayan, okay. Dahil ano, medyo dami na nagre-react. Masyado ako nagbe-blend doon sa background na yan. Ayan. Sa lahat na nagtataka ngayon pala, yung mga nag-aabang dyan ng codes natin para sa ating GPL, maya-maya lang, stay tuned lang tayo, abang-abang lang, dahil anytime soon, ipo-post ko. Hindi, I mean, sasabihin ko or ipapakita ko sa inyo kung ano yung codes natin dyan. Okay, so ayan, sa lahat na nagsasabi na game na rock na, onting antay lang tayo, we're just waiting for some other shoutcasters to go inside the room, so hindi lang tayo kasi yung nagbo-broadcast nito, may ibang regions din, so antay-antay lang tayo, onting pasensya lang. Ayan, edi habang nag-aantay tayo, kung gusto mong mag-react doon sa mga nakikita mong mga ano. Napapasok ko yung mga comment, actually natawa talaga, di mapigil ang matawa. May mga nakikita ko na bakit ka daw nagsuot ng sombrero na parang mas gusto pa nila na makita yung sige. O dahil gabi na ngayon, gusto nyo makita ang liwanag ko, ayan. Pero bakit ganun? Parang iba yung tindig ng ulo mo ngayon. Parang ano mo sikreto diyan? Ayan, sasabihin ko na. Kung gusto niyo magpakalbo at gusto niyo hindi masakit, hindi kayo balo ko bakit? Isa lang ang sikreto, baby oil. Kaya medyo kumikislap yan kapag tumama yung ilaw sa ano ko. Dahil sa baby oil, hindi ho yan minola, baby oil ho yan. Okay. Minola. Minola. Alam mo yung minola, syempre yung mantika natin. Pero yun niya. Ang IGN po niya si MrClean.ph. Yan po. Mr. Clean. Mr. Dot Space Clean Space PH. Okay. Yan, iba na talaga ang level itong si Kaju ngayon. Dahil nga, yun nga. Parang merong gusto para, nga. Parang ako, love, dami. Love, parang gumawa, ganyan lang na ako. Alam, parang meron na eh. Yes, tuloy-tuloy pa rin tayo dito. Pero yun nga, gaya nga sinabi natin kanina. Again, sa kaka-tune in pa lang. Laban ito ngayon, na, gaya nga sinasabi ko. Let's go to the game room. Start na po ng laban. Again, sa lahat na kaka-tune in pa lang. It's the Psycho Game. Kaka-tune in. At tingnan natin ngayon, first band ng SAJ, respeto kaya parte, alam ko na yan. Wala nang iba, lang. Wala nang kataka-taka dito, pero yun nga, ganun din naman dito sa ating respect, Manila Eagles. Respect ba respect na naman yan kay Nick Swatter or kay QDB? I think na nasibat ng buhay sila dito dati. Yes, spring season, medyo kinakinain sila dito. Nabigyan sila dito ng maiwagang sibat ni Italy, talagang naging effective throughout buong laro. At talagang nasampulan sila dito ang Manila Eagles. Pero yun nga, having Blitzcrank and Kha'Zix as their band dito sa SAJ, takot na ma-sure assassin champion itong mga SAJ para sa Manila Eagles. Yes, and at last, yeah, yun ang sinasabi ko. Again, another respect band coming from Team Manila Aguilas, Kenneth. Okay, so di na, gaya nga sinabi ko kanina, gamit si Kenneth ngayon, especially pag si QDB. Probably hindi na pinulusot pa ng MNE, knowing that this is very influential pagdating sa Team Fights. And last but not least, SAJ has banned Wizard Fate. This is a very generic para sa akin. In tournaments, this is a very generic ban. Wizard Fate, pagdating sa, hindi lang dahil sa passive niya, yung kanyang ganking initiation and global presence, medyo masakit. However, ayan, gaya nga sinasabi ko, last ban, Diana. So, ang daming open, Shen open, Thresh open. Ayan ang pinaka-dapat kinakatawutan mo kapag si Astarte ang kalaban mo. Zed open. So, knowing SCJ is the first pick, mas pinrioritize nila dito si Jace. Knowing that if used wisely,
Okay. Napakaganda ng kanyang mo-contribute sa team. However, looking at Team Manila Aguilas, no questions asked, Tresh and Rumble. Kapag open si Rumble, nakita rin natin yan sa All-Star Playoffs. Kung hindi naman si Rumble, gagamitin yan. So, yes. Tingnan natin kung paano nila didiscardihan yan. Yes, pero yun nga, sa mga pagkakataon ito, knowing that after ng LCS All-Stars, ay at mag-expect ako ngayon ng mga kakaibang picks dito sa ating GPL. Nakita mo naman doon yung Evelyn Jungle, itong si Diamond, na talaga naging effective throughout the game. Ang ganda ng performance niya, Spirit of the Elder Lizard na buo kay Evelyn, tuloy-tuloy siya nag-dominate sa kanilang laban. Unfortunately, yun nga lang. Hindi naging effective talaga. Naging maganda naman siya early game, na unahan pa niya mag-level yung mga nasa lane. However, yun nga, medyo nakagawa ng paraan. Okay, nila kalaban para ma-shoot sila. Kaya nga na sinabi natin dito, nakuha nila ngayon si Tresh at Rumble para sa Manila Eagles. First two picks. Pero ano, interestingly enough, we're seeing here, based sa mga band champions naman no, ng SCJ, they're preventing mga pitas na situations in which Kha'Zix is there, Visit Fate is there, na kaya mag-initiate si Vince, the three band champions. Looking on the side naman natin Manila Aguilas, yung mga naban nila dito is also more or less an AoE slash initiator. Yun nga lang, it's more focused on the mid and top lane. No? Compared to sa SCJ, medyo evenly distributed ito in all the lanes. So, tingnan natin paano nila makakasin. Ayun nga, looking at the band ng mga SCJ, kung makakasin mo, wala namang hindi naman gano'ng ginagamit ni M3CHO kung itong si Twisted Fate. So, I think itong si Twisted Fate ay pinakatakutan ng SCJ na mag-prevent kung sino man pwede magiging lineup nila sa laban na ito. So ito yung isang champion na kung saan na talagang nakakatakot dahil nga yung global presence niya or yung semi-global presence niya bilang isang Twisted Fate, makikita na niya buong kalaban niya, vision, at makakapag-teleport pa siya na kahit saan. Yes. Pero yun niya, having BYY, na yun na naman muli si SVU. Habang natin kung paano ako ano pipiliyan ng show at BYY para sa Twisted Fate. Looking at the three champions of SCJ na nakalakot niya, we're having Jace na pwede sa top 4 sa bot lane. Also see here Jarva na pwede mag-top or mag-target. And Leona. So these three champions are hard initiators. They have very good crowd control. Nakita mo ngayon lineup ng SCJ, they have hard initiating champions. Ultimate ni Jarvan, ultimate ni Leona, lahat may stun as well as crowd control skill kay Varus, the root. Yung shockwave acceleration 8 bombo ito siya, Jace talaga nakahirap. Yeah, shock blast. Pag tinamaan ka dyan, aray. Kapag nabigyan ka na itong taong ito. Yun nga, kagaya nga na nakita natin sa ating sa analyze ng laban kaya NAMU. Itong si Jace, kapag maganda yung, kapag talagang marunong yung gumagamit, kaya niyang manghabol kahit sa Ezreal yeah. Pa. However, yun nga lang, ang pinakamalaking drawback dyan. If SCJ decides to invest so much CS or so much money na makukuha nila in tower takedowns, in Baron, in champion kills kay Jace. Kapag namatay si Jace, magiging malaking problema yan para sa kanilang team. Kasi once na yung main damage dealer mo ay namatay na, wala nang susunod na follow-up. Okay? Kung hindi magagawa ni Jace na malinis lahat ng champions ng MLE, eh magiging problema to para sa SCJ. However, ito, we're seeing here na talagang crowd control oriented ang Psycho Jokers ngayon. Looking at Team Manila Aguilas naman, we're seeing here, we have Rumble, the Equalizer, Slow, Thresh with the almost dalawa sa kanyang crowd control, tatlong kanyang crowd control skills. Alam mo, pinakamahirap na magpe-pressure dito sa ating SAJ ay itong si Rumble na saan yung Equalizer talaga niya ay sobrang effective kapag nagkakaroon ng team fight. Take note, kapag kinuha nila si Karthus, knowing na itong champion na ito, ay napakalaking burst damage ang kayang magawa sa kanyang kalaban. AoE pa ito, mahihirapan talaga ang SAJ. Pero ang champion nila, kung mapapansin mo, based on kagaya na sinabi mo kanina, ay more on engage champion. Kung sana silang mga champion ay hindi papayag na maunahan sila sa pagpasok dito. Yes. So, tingnan natin kung anong magiging discard ng Team Manila Aguilas dito. We're seeing that the Second Jokers are more on the CC. Okay, CC, crowd control heavy team. However, Team Manila Aguilas is more or less, let's say, balance out. They have AoEs, but para sa akin, mas endgame. Okay, mas malaki ang follow-through ng Team Manila Aguilas dito with Karthus as well as Ezreal in their lineup. Pero take note, ito na naman. Ngayon, makikita natin ngayong gabi ulit.
Itong si Emily PF nagagamit ng Lotilus. Take note, itong mga champion na ito ay hindi ganong ginagamit ng Manila Eagles ng mga previous matches nila. At ngayon, makikita natin na kahit papano ay nag-update na sila sa kanilang champion pool. Unlike before. Personally, I cannot say kung ito yung this is a comfortable champion pick or this is a, let's say, contra champion pick. Pero ito, kita natin that Juni, sinusubukan niyang contra yun si Astarte dito kasi kung sino mang ma-first kill ni Astarte, masakit-sakit. Kung ma-champion si Juni, makunat. Okay? Pero nonetheless, probably in the earlier part of the game, kailangan magawa ng Team Manila Aguilas dito na hindi makapag-farm ng maayos si QTV. Kasi once QTV gets the tier, nagkaroon ng brutalizer yan, ay, nako, ang sakit na ng shock blast tsaka ng shock blast niya with the third skill combo. Pero mapapansin mo dito sa ating mga lineup. Crossing my fingers, sana. Magandang kalabasan. Mapapansin mo, Leona versus Thresh, pareho silang may ignite. Unlike sa mga normal na support champion natin na merong Exos, magkakaroon talaga ng aggressive lane dito sa bottom lane. Kasi yun yung pinag-aralan ko rin the past weeks na nawala ako. Kaya most of the time, nag-i-ignite na ang mga supports ngayon because of the new trend na nagbabarrier ang ADR. Ang ignite, mas matagal ang duration compared dun sa barrier. So, kapag inactivate ni ADR ang barrier, sasaksakan ng ignite. Para kapag nawala yung barrier, meron pa rin damage. So, yun yung ano niya. Kasi, exhaust, it would only lessen the damage, slow the champion. Pero, kapag pinap niya yung barrier, ang laki pa rin. Yung pa rin yung pupunuin ng damage. Parang ang mangyayari nun, once na mag-exhaust ka sa kalaban mo, tapos nag-barrier ka, parang useless yung barrier useless mo. Dahil nga, babalik yung nawalang time na ina-exhaust ka para sa pero kapag naka-barrier siya, sinapaka mo na ignite, yes, mababawasan yung barrier. Pero once na mawala yung barrier, nandun pa rin yung ignite. Kasi mas mahaba yung duration ng ignite. So, yan yung medyo sabi ko, bakit magtataka ko, bakit hindi na nauso yung exhaust ngayon. So, and come to think of it, hindi na nila Team Manila Aguilas doesn't need exhaust because of the passive of Nautilus. So, kung sino mong mahampas ni Nautilus na champions for sure stun. Yes. Compared naman dito sa ano sa dito sa SAJ, you have almost every champion has a slow or a stun. Okay. And especially ito, you have to watch out. Naging final na to. Next water on Kog'Maw has teleport. So yes, it's more of like a TF style of initiation. Kung may nakitang gank, hindi porket apat lang sila doon sa lane na sa top lane si Kog'Maw nagpo-push. Hindi ibig sabihin nun na hindi na siya makakasali doon sa team fight. So I think dahil sa lineup nitong SAJ, kung papansin mo, meron na teleport nga si Kog'Maw. 20 minute mark, I think magdidikit-dikit kaagad sila. Super stick champion na ito at mahihirapan na nila. Bibigyan nila ng matinding pressure ang Manila Eagles para mag-survive sa bawat lane. Hindi ako magugulat kung early game pa lang magsistick na tong SAJ and may iwan lang si Jace to push and to farm. Habang yung ibang kasama niya sa isang group lang para mag-take ng objectives such as Tower, Baron, and the Dragon. Gaya nga na sinabi natin, yung bagong meta natin ngayon is more on fast game na. In-apply din to kung mapapansin mo sa ating LCS. Yes, in-apply siya ng GPL. Team GPL sa ating All-Stars. Yun nga lang, mas mabilis pa rin mas yung mas maganda China. Mas mabilis yung pag-respond nila ng Team China, ng LPL. At ang ganda ng performance nila, talagang pinakita nila na yung meta nyo dati, yung meta nyo ngayon sa nilalaro nyo sa Asia. It's what we call innovation. Yes, okay. Innovation. So, ayan, sa lahat ng kaka-stay tune pa lang, you are watching the first match, again, pagbabalik ng GPL summer season, Saigon Jokers versus Team Manila Aguilas. So, ako po si Kajo at ang kasama ko po ay Gigi's walang Spear. Iba, kundi si Gigi Spear ang inyong bayani kapag nagkakaroon ng problema ang LOL. Ang sumbungan ng bayan. Ayan mga kaibigan. And yun nga, bago ang lahat, gusto sa mga lahat ng mga kakarating lang, kakapanood lang, you're watching the Garena Premier League Summer Season 2013, a match between the Manila Eagles versus the Saigon Jokers. Ngayong gabi, masaksihan natin kung gaano nga ba nag-excel yung performance ngayon ng Manila Eagles since sa previous matches natin dito, knowing na yung score nila ay 2-2. So tataas kaya ang percentile nila o bababa? Let's see ano pwedeng mangyari. Magiging 66% kaya or tataas kaya or medyo magiging below 50 na. Yes, pero take note ang kalaban nila next match nila bukas na to or tama TPA, bukas. TPA. So tingnan natin kung ano pwedeng mangyari sa Manila Eagles knowing na kalaban nila bukas ay yung top team sa Southeast Asia. Or I should say dito sa ating GPL sa Garena.
Ayan, yung mga, ang dami nung nagko-comment. So, ayan, bago habang naglo-loading tayo, binabati ko pala yung isa sa mga first placer natin sa Rizal. Na, ayan, may mga tournaments tayo sa, may mga GPR, may mga tournaments tayo for cafe, may mga mini cafe tournaments tayo. Binabati ko nga pala ang isa sa mga member ng Envy Clan, si Envy Sandy, birthday niya bukas, manlibre ka pre. Happy birthday, Ramis. Kaibigan. Okay. So sila yung nag-first place sa ano sa Rizal tournament. Hindi sila na, hindi sila yung champions, sila first place. Pero okay, okay na not rin. Bad. Not bad. Syempre naman not tayo na kupis okay. Tayo sa mga ganyang bagay, first place, second place hanggang sa mag-champion na tayo. Ako nga, yung main account ko, hindi ako nag-rank eh. Pero silver to na ako. Silver to na, pero may, and, may bubuhat sa lahat ng bubuhat sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Laro-laro lang tayo minsan dahil yun nga. De, masyado, alam mo naman sa League of Legends. Masyado ka nang busy. Wala na akong oras. Uy, grabe ka. Naglaro tayo ng aram kagabi. Tamo? Lahat pa nang lalaro, aram pa. Aram pa, kahapon. Okay. So, ayan. So, habang inaantay natin medyo, kaya napapansin nyo, nag-load na dapat yung screen. Ang kinang na naman ng ulo ko. Dali lang. Hindi, medyo sa lighting siya tayo eh. Pero tingin ko naman. Again, eto nga pala si Kadjo. Kung mapansin nyo, medyo trivia. shining shimmering. Ilang ilaw ang nakatapat sa akin ngayon? Medyo marami. Kung maliliit lang siya. Pero eh. Okay. So, ayan. Habang kung nagtataka kayo, ba't di pa nagluload? The game has been paused. May naayos lang siguro. Ayan. May naayos lang ang second showcase. Pero, rock na tayo. Ayan, kung pwede nating makita ang ating in-game screen, mga kaibigan. Yes, game na tayo. Eto na. Magkakaroon tayo ng bakbakan dito. Match between the Manila Eagles versus the Saigon Jokers. Tingin mo, Pagkadyo, pag nagkaroon dito ng level 1 team fight, nagkasalubong itong dalawang team nito. Sino kaya? Naputol yung pakinang kong ulo. Okay, so ayan. Pagdating sa level 1 team fight, both teams have good. I would give this one. Summoner's Rift. Sa Team Manila Aguilas. Although, yes, may crowd control spell sila, pero you have to watch out for Nautilus. Kada normal attack niya because of his passive, maru-root yung kalaban. So, hindi niya kailangan gumastos ng summoner spells. Wala siyang anti cooldown. PF just has to decide kung sinong champion ang kailangan nilang target. And we're seeing that both teams are very aggressive. Oh, ah, medyo, pareho silang magbabalak na mag-steal. Medyo ng kanika nilang red box. Kung papansin mo sa mga pagkakataon ito, ang tanging champion lang na naiwan mag-isa ay sa team ng SAJ, but, itong si Kogpaw. But the big thing is, advantage to, itong position nila ngayon, advantage to para sa SAJ kasi meron silang wards dito. On the other hand, Team Manila Aguilas has not even put a ward dun sa river. So, nakita mo, dalawang wards meron ang SAJ. Team Manila Aguilas, wala pa. So, tingnan natin kung paano ang discarte dito. Ang mangyayari dyan, prediction-wise, kung hindi mo nakikita yung champion, may estimate mo dun sa mga areas na walang wards. Dun sila nagtatago. So, as you can see, bumalik. Oh, may mangyayari dito, kaibigan. Bumalik ang... ayun, ayan ang abas! Ayan ang abas! Sabi ko tinamaan dito ng first kill ng hatak. Itong si Nautilus ulit hindi sapat. Ang ginawa doon, napapirit na mag-flash out itong kaibigan. And good counter ward coming from Emily Estarte. Naglagay ng ward si Juni at kinounter niya ito kagad. However, this exposes all the members of Team Manila Aguilas dito. And they still don't know where SAJ is. So tingnan natin kung ano ang discount nila dito. And very good aggressive steal coming from Team Manila Aguilas. Nakuha ni Emily PF ang ward dito. And this is very critical as the first part of the game, wala pang kumukuha ng CS as medyo wala pa sa pwesto ang mga champions ng SAJ. So as you can see, Hate is on the top lane now to farm and ready na rin sina VYY para kumuha ng CS. So medyo ang madedelay na dito ay ang si QTV and si Safety. So para magdadelay dito ang kanilang jungler, tuloy na kanilang pinilip pa kasi ng SAJ Nocturne or at least makapatay na isang champion dun sa red buff nila. Pero ngayon nga, nangarip ang buhay ngayon ni Eminem, ginamit na ang Ignite, Shockwave, Acceleration combo, ngunit hindi sapat ang kanyang ginawa. So far dahil nga doon, na-burn na kaagad ang Ignite itong si QTV sa top lane. So more or less advantage para dito kay Emily Hate na pwede niya patayin ito. Yun nga lang, this is another, let's say, this is a good time for Team Manila guys to gank top kasi naubos na ang summoner sa main na gank sa summoner spells. Yun nga lang, na-compensate ito at ito, don't out the QTV si Hate para hindi makakuha ng CS as well ang experience. Kasi ito na mo, nag-level 2 na si level 3 na si Hate. Wow! Grabe! Ang ganda na ikaw sa Emily Stato, ginamit niya ang kanyang drink sa third shield para makatakbo doon. Pupapasin mo, napilit nang mag-initiate itong si Juni para pumasok kay Emily Stato, ngunit hindi sa pa na kanyang ginawa. And I think ito yung mga kanyang ginamit.
Yes. Ayun yung play. This is a good counter coming from SCJ, knowing na wala nakuha ang kanilang red buff. Ginawa nila, pinuha nila Aguilas, and with that, they tried to come bot, pero yun nga, good job coming from Astarte na na-prevent nila ito. Kung papasin mo, nag-burn na yung flash kanina ni Leona, kung muntik na siyang ma-initiate at ignite niya pa. So, mahihirapan dito ang team ng SCJ sa bottom lane pagdating sa Lurks of aggressive pag ng kalaban. Pero sa ito, sabi, nagkakaroon ng bakbakan dito, grabe, ang ginagawa ang pag-pressure ni UTB kay Emily Hayes, kung papasin mo, grabe, binibigay niya nga poop damage kay Emily Hayes. Pero in take note, kapag nagkaroon dito ng bakbakan na 1v1 talaga na labanan, lamang si Hayes, dahil meron nga siyang ignite mga pagkakaroon nito. At take note, yung kanyang skill ay hindi binibasa na. Yes, and so far, we're seeing here that napakaliwanag ng mapa ngayon para sa the Saigon Jover na iwanag na kalimaba. As you can see, makikita nyo kung saan, makikita ng SAG dito kung saan tumadaan ang tipa nila Aguilas, especially the jungler. So alam, wait, this, looking at this one, perpredict mo na nasa taas. Gaya na nga sinasabi ko, nasa taas si PF ngayon. And this rings out to QTV na mag-ingat-ingat with that, umuwi siya para bumili ng items. At yun nga yung naging advantage dito ni Emily sa top lane. Take note, hindi pa siya umuwi. Dahil nga, siya yung champion na hindi gumagamit ng mana. So, wala siyang problema sa sustain ng kanyang mana. At hindi niya nahihirapan ang bigay ng poke damage sa kanyang kalaban. At pwede pa niya gamitin ito sa kanyang minions para makapag-farm. And so far, we see here a good initiation run from the stunning Astarte. Focusing by RT, tingnan natin kung ano nangyayari dito. Ginamit ang kanyang lantern para maligtas ang kanyang sarili. Pero nga, si Junie, tumapasok pa rin dito. At first blood para kay Jarvan, imahan ng maliwagang si Masha Standard ang kanyang kalaban. And so far, BYY naipit dito sa pagitan ng dalawang champion. And so far, this na nag- This is, sabi nga kasi, champion picks pa lang. Ito yung ginawa nilang good counter. Kasi knowing that the mechanics of Thresh is similar to Blitzcrack. One of the best counters for that is either kung may Blitzcrack ang kalaban, it's either Alistar or Luna, and with that Luna, kaya niya mag-initiate para makahuli ng kalaban, and with the follow-up coming from safety, ayun nga, nakuha nila yung kill. Ganun man na nangyayari sa bottom lane, kanina ko papasin nyo, lamang pa rin yung kill. Itong si Ezreal, si BYY, compare mo dito kay Archie. Dahil nga sa mga pagkakataon yun, na na-zone off nila yung kanilang kalaban sa bottom lane. Pero dahil sa pag-gank to ni Jarvan, malaking tulong para sa SD team yung makabawi sa bottom lane. Pero yun nga, you have to watch over. Still pick up orbs na nakamatay. So far sa ngayon sa early mark, hindi pa siya ganun na parang tumangkit ng damage. And yun nga, medyo napansin natin yun because of that, the first blood. And so far, the goal is only about 400-500 in the 16th mark. I think ito yung naging rason nito yun, yung first blood nila kanina. So, and we're seeing here a good force flash coming from BF. Yeah, we're seeing here 6 former coming in to assist. Pero tingnan natin, ito, hate tanking. Ito na, ang may wagang revive galing dito kay Emily Chok. Pero inabot nila ngayon si QTV. QTV na nga naman kanyang buhay, pero sinasok ngayon si Emily Chok. Ang ganda ng shield na binigay niya doon. Pero take note na nga naman buhay ngayon ni Nick Potter. So, ang gagawin, papasukin niya ba si Emily Hate itong top lane nila para ma-secure ang isang pang kill. Okay, though it's only a 1-for-1 exchange. Favor yung clash na yun para sa Aguilas, knowing that Chok having Karthus, nag-recrim si Karthus, nagkaroon siya ng isang assist doon. Even though hindi siya bumibisita sa ibang lanes, naramdaman yung kanyang presence sa talagang nakakilabot ang champion na ito. Pero yun nga, dahil sa mga nangyari ngayon, unti-unting nakakabawi ang ating Eagles. Yes, kung mapapansin mo, the total big move sa taas ng speed, no? It is staggered to 400-500 years only because of the snowball of the first blood. So, nonetheless, halos ito, pantay na ang CS throughout. Hindi kasi biro yung nangyari kanina, yung first blood na yun. Take note, dalawang champion ang merong assist doon at isang champion na kuha ng 400. Yun yung ano, yun yung may difference. So, yun yung jungle, yung masyadong nagkakala yun. And, eto, again, sobrang aggressive dito si Juni, pero ginamit na ngayon ang ultimate niya para maligtas ang kanya kape Alice. Emily Astarte goes down, pero si Juni
si RT as well ay nakuha ngayon ni BYY ADR versus support champion. Pero take note, wala nang mana si Emily BYY ngayon at paparating si Nautilus para mag-respond sa bottom lane. Ano kayang gagawin ni Emily BYY? Papasukin niya nga ba? Pero lumipat tayo ang kapit sa natin dito kay safety. And so far, this is a... what happened in the bottom exchange? A support for an ADR. So, although naman yes, namatay si Astarte doon. Chance experience, experience na mas malaking experience na napunta kay ano kay BYY. Take the chance pa yon para kay BYY na makuha ng advantage pagdating sa team kay Bar. May maganda yung performance ng bot lane kahit na ganun ang nangyari, kahit na one to one exchange. Sure pa rin ba? So, sabi ko, eto na, meron na here. So, sigurado ko paano magagawa ng paraan ng nila agresivo. Next item na yan, para ito na itong sigurado ko paano. At eto na nga ba, sinasabi ko, sinasumakin si Emily Asparte, nangari po kanyang buhay. Dalawang champion dito ng SAJ ang umahabol sa kanya at mapili siyang mag-flash out. Para lang mag-flash it was a little bit, Asim. It was a little bit aggressive para kay Asparte na pumunta doon sa lane knowing na SCJ has champions with a lot of crowd control. So, it was an unnecessary risk para sa kanya na kailangan pa niya mag-first dash. Kung inantayin niya lang sana si BYY na lumapit, which has the spirit of the Erdl Lizard. Ito, Blue Ezreal na naman tayo ngayong gabing ito. And so far, sa lahat ng tinakalamang Blue Ezreal ko ay yung champ ng Ezreal na yung mga items niya ay puro blue. Spirit of the Elder Lizard, Blade of the Ruined King, Ionian Boots. We have as well yung Gauntlet. Iceborne Gauntlet. Yes. And talagang napaka-effective ng SSL na yun dahil utility-wise, ang unat niya, armor. Ang hirap mong i-chase kasi puro mic, galit, napaka, kung ima-mic mo, hirap mo buhay kasi. Yes. At eto na ang sinasabi rin, engage ang niya, galit ito sa SSL, pero ginamit na ngayon ang ultimate niya, start at the box. Pinasok mo yun si safety na nga niba kanyang buhay, pero inabot ng Manila Eagles at na-secure nila ang isang good jump sa pag-ring trip, sa pag-respond galing sa Manila Eagles. Nakita mo yung ginawa ni Astarte, no? Lantern, yes. Parang mahugot si PF at hindi na akala, ang akala lang ng SAJ ay dalawa lang. Dalawa champion lang yun. Yun yung laban and it turned out one for nothing exchange. Okay, so tayo nga doon. Yeah. Kung kuha nila yata ang Dragon dito, knowing na walang fight ang team ng SAJ, so ano yung mangyayari dito? Si Ayan ang habang sinasabi ko, nakuha nila ang Dragon, pero si MLEPF ay mukhang papatay pa kay Kogbao. Wait, hindi siya nag-success. And that being said, that kitang-kita mo naman na yung nag-ispo ko lang item, ang gold ngayon ng Manila Eagles at 400 na version ng Kapo nila dito. So ayan, here is the dapat nila remember na nalaman na nila when champion. Sana naka-focus siya ngayon sa pag basta CS lang ako, yes. Sa lane ko. Early game, yes, hindi siya ganun kalakas, pero seeing that two assists in this, transition to the mid-game phase, napaka-critical na factor to para maging influential siya in the late game phase. So, kung nakapag-establish ito si Carlos, kung titignan yung CS, mas malaki pa yung CS niya compared kay Kogmo. Dapat, if SCJ was a critical bot lane, simula pa lang, siya dapat ang ang prevent nila. Pero yun nga, lagi siyang free farm. Kogmo is the one going in different lanes. However, Karthus
sa hindi pa siya, pretty lang. Hindi pa siya umaalis. Sa mid lane, nonetheless, it was the dragon na kill na kinuha nila. So magkakaroon dito ng problema ang SCG. Pagdating sa pag-hit, ang kanilang kalaban, makalimit sila. Tulad si Conan, pwede gawin dito ng SCG to home base dito. Ano yung mga nangyayari ngayon? Para manalo sila sa laban. Ang nakikita ko dito, so far, I think the SCG is going for the strategy na they are investing a lot in QTV. Kung napapansin mo, farm lang ng farm si QTV, inaantay lang niyang mag-upgrade ang kanyang tawag dito. Ayan. Ang kanyang mana muna eh, para maging mura mana. Yes, kung naging mura mana na ito, upurang laki ng damage na. Yun ang yung sinasabi ko na they are putting their eggs in one basket. Oh. Yes, kung success, it works in two ways. Kung successful sila na marapas ang yes, pwede silang manalo. However, kung magawa ng mga nasa nila Aguilas na patayin ang pinakamalaking damage dealer nila, eh problema yun. Eto nga ba ang sinasabi ko, pinasin ko ngayon eh, kaya sabi ang bonus station, pinangan ni Juan Juan, Requiem, galing dito, sa ating kaibigan na si Emerson, pero BYY, sobrang nag-engage na loob, pinasin ko niya, tapos yung, pero ginamit na ngayon ang cataclysm galing kaya safety at na-shutdown niya. Itong si Ezreal, sayang ang buhay ko ni Leona. Medyo hindi naging maganda yung clash na yun para sa sila Aguilas. Although yes, medyo makunat si MCM na nagkaroon ng assist dito si Chok. 8-4-1 din yung exchange na yun. And to think of it, ang tinitira ng tower ni MCM. Ang tinitira ng tower ni MCM. So yung nangyari, kung sana naunang mag-engage si PF, mabubuhay sana si Buhay kahit na nagkatakli siya doon si Norman. Nga lang. Basta una pumalo. Sobrang dati na kami nung ginawa nila doon dahil na pinasok sila ng pinasok sa turret. At dahil nga doon, sobrang laki ng damage output na binibigay dito. Lalo na nung tower, siguro mga 4, 3 or 4 na yun. Malaking factor na rin. Sobrang. Dahil nga doon, sumapag-ataw yun, nakakuha pa rin may isang assist. Itong si Karthus sa kanyang late. Na dahil nga doon mukhang meron na siyang kanyang key item dito, ang Rod of the Ages, kung saan mabibigay sa kanya lang ang malaking damage output sa kanyang kalaban at sustain sa kanyang late. However, going on the other hand, we're seeing from Mohamed Jirailai. So, pa-contra din to sa Requiem ni Karthus and at the same time would help in building up AP and kapag nag-cash siya, slow ang kalaban dito. So, tingnan natin yung panic risk natin dito. Ang kailangan, nabantayan pa rin talaga dito is Jace with the mura mana. Once naging yes. Lalo mabibigay na pressure dito. Wala pang dito na pupuhin po talaga sa niya pero kitang-kita nyo kung gaano kasakit ang kanyang dish out na damage. Pero kudos pa rin kay Emily Hate. Still, only 20 CS behind in the 60-minute mark at nakakasabay pa siya with only a one death in his belt. Parang nakakalungkot lang dito kung kapatid. Hindi ganun ka-active si Emily Pierce. At hindi ganun na nagkasakot yung kanyang mga gangs. And hindi ko pa gano'n nakikita yung kanyang yes. Pero, jumping ultimate. Pero kung tinignan mo dito, pagdating sa gold, halos hindi sila nagkakalayo. Okay? Although 700 ang total team gold difference, evenly distributed ang gold sa lahat ng members for both teams. So, hindi mo pa masasabi na may tinapagurad ng karakter. Pero, based on sa kanila na on how they reacted, talaga na hindi na sila dito. Some states are not pushing the lane. So, ang intention nito is to farm enough items and to build up items para pagdating once na magkaroon na ng ibang objectives such as Baron, Dragon, and other tower objectives eh, maging reverse na kita mo dito na ang laki na damage kay Emily Hate and with that na obliga pang umamit grabe ang damage auto niya. Tapos sa normal team nila, manggamit ang kanyang ultimate skill para lang mabigyan ng pressure. At ang gandang follow-up. Grabe! Kaya. Okay na sana, pero yun nga lang. Probably, patigurati yung swim ni Jokman, pero yun nga lang. Ngayon ay nag-initiate na ngayon ni Jarvan, nagbabakasakaling makuha ang Dragon Mastil. Ginamit ang kataklisip, nag-flash out, pero no-toke.
It is a pang pader. It is a good reaction coming from Team Manila Aquilas knowing that two champions of SEJ are on top. Grabe Brad, parang naramdaman ko yung bukol doon ni Jarvan sa pagkakausok niya, medyo magkakamali doon. Okay, so ano tayo, going back. Nakita nung Team Manila Aquilas na sa taas si Bokbao at nasa taas si Jace. It gave them an opportunity to go and get the dragon. Eto, grabe, exhausted talaga yun. Pero kapalyon, nakuha nila ang buhay ni Nyx Water dito, pero inabol, grabe, kailangan na mag-flash out kaibigan. Wala yan, na-cooldown pa yata yung kanyang second season, wala ko siya power. Pero this is, so far, this game is dictated by Team Manila Aquilas dito. Ang nag-a-adjust sa sitwasyon is the Psycho Jovers. Kung makikita mo, nagiging problematic na si Jace. Although, yes, damage-wise, malakas ang kanyang damage output ng kanyang DPS. Pero yun nga lang, knowing the mechanics of Rumble, nagagawa ng paraan ni Rumble na mag-survive. And kailangan pa talaga ng tulungan doon ni QTV to assist to ensure the kill. Dahil nga doon, kung mapansin mo, lumalaki lalo ang lamang na doon si MLD Chong sa kanyang lane sa top, sa mid lane. At dahil nga doon, may reach kanya ng advantage kung mapansin mo, hindi pa rin siya maaalis na. Yes, and meron na siyang 4 assist out of now. So yun yung, nagbe-build up na nagbe-build up yan. Meron na siyang lot of things na pumasok and ang tayin ko lang kapag yan, nabuo na. Grabe! Ang ginawa doon ni MLD, ginamit ka kanyang equalizer para makatakbo sa QTV. Pero yan mo, bawi siya ngayon ng kanyang move damage. Napakaganda nga outplayed doon. Good job. Outplayed doon siya. Although, dapat mapapatay siya. Pero, knowing the abilities of the champion, nagawa niya ng paraan para grabe. Ma-micro. Ayan ang pinakamay na ma-micro. Ano, kinilig ako sa mga pag-araw ngayon at napakaganda ng performance ngayon. Itong si MNA, knowing na na-domination sa top 8, pagaling na si Yen at sa mga gang. Pero dahil nga dun, mukhang isipin nila ng Manila Eagles ang pagkuha ng first tier turret dito sa mid-tail ng SHA. And so far, although this is only a minor gold lead, pero it's still anybody's game. Para sa laban na ito, kahit sabi mo 1,000-2,000 yung goal difference na yan, hindi pa rin sila tapos sa kanyang laning phase. Both teams have decided that this is a farming game. Alam nila na malakas yung champ, yung lineup nila, and game Pongbao J and Cartoon UIY with Rumble. So tingnan natin kung sino ang magbe-benefit nito endgame. Pero so far, as far as we can see it, this game is being dictated by Team Manila. Yes, pero kung papansin mo din, ang aga-aga ngayon ng Iceborne content itong si Ezreal. So more or less, kapag nagtagal pa itong laning phase na ito, lalamang nanalamang ang Manila Eagles at mahihirapan ang mag-defend itong ating SAJ to win this game. Dahil ngayon, bottom lane nila, kung papansin mo, ang laki na ng gap. Hindi natin yung goal nila. Papansin mo, eto. Papansin mo, ang laki na nga nag-game. Pero yun nga, pinasok sa bottom lane. Dinamin ang tabak. Ito yung yan dati. Pero tatlong champion dito ng SAJ ang pumasok sa loob para makita. Yeah, so maaga or medyo premature ang paggalang ano ba mabibilisip na nila yung niya kayang sabayan. And this gives enough opportunity para kay Hate to push the top lane and to secure another objective. Kasi kung masak nandito si Jarvan once na makapasok si MNPM at gaya nga ng sinabi ko, pinasok na nila ngayon si Jarvan. So to instant, ginamit ng katakulitin para makatakbo. Pero requip galing dito na naman kay Kratos at isang assist na naman para sa kanya. Ayan. Para sa laban na yun. Ayan. This is another good mechanic na nag-a-adjust ang MVP. Kung mag-adjust na yung CJ sa situation nila ngayon. Seeing that napatay ni ng SJ si Astarte with QTV, Archie, and Julie sa baba, it gave Emily a signal na, oy, walang tao sa top lane. Yes. So, nung lumabas si Jarvan, alam nilang walang kasama yun. So, Rumble and Rodgers, both tanky champions, Sir Dorado, kaya ko dive yan. And again, another assist coming from Chok with the request from Marcus. Alam mo, sa totoo lang, after nung LA ng All-Stars na laban dito, ina-expect ko, dito sa patch, darating ng mga patches natin, ay man-nerf na ilang si Carlos. Pero dahil nga sa hindi niya, hindi ba siya na-nerf ngayon, pagkakataon pa, para magamit mo yung kanyang pagka-OP. Pero yun nga, dahil sa mga pagkakataon ito, hindi siya ganun ka-effective pagdating sa early game. At napakagandang ward placement doon, nakita nila na papunta doon si Nyxwater and BYY and Astarte. Napigilin mag-cancel. So, ang pinaka masakit na problema dito para sa Team Manila Aquilas, kapag napabayaan si Barus na mag-free hit, it
tinan nyo yung dami, items niya ay masakit. Yun nga lang so far, hindi pa na-utilize yung damage niya in team fights. More or less, sa creeps pa lang nagagaling. Si Inja 2-2 ay free assistant compared to Boy Boy. Eto na, sinasabi ko, pinasok na naman nila ngayon. Si SJ, Juni, RC, at nandito yung Jason para mag-respond. Ginamit ang solar flare niya para mapatay si SJ. Pero nandito, ang dancer, mga kaibigan, pero hindi niya maklik. Hindi niya makita, mga kaibigan. Itong Gemini ay bumagsak sa kamay. SJ. Yun lang, pinutok yung mga mahirap gawin. Nangyayari din sa akin yan. Ang pag-click. Pag naglagay ka ng lantern, hindi mo maklik. Dahil naka-click mo yung kalaban. And with that, it gives you an opportunity for SAJ to push the bottom outer turret of the Galaxy. Kailangan natin mag-request ay palakihin pa ang AOC ng pakiklik mo pag ito sa lantern. Pero yun na, huwag kang kumura pa kung napapansin mo. Although, yes, medyo na-disadvantage doon ang Galaxy. You saw Karn was doing another objective, pushing the lane para maobligang umuwi kung ay slower. Yun nga lang, eto, because of the ward placement, hindi makita ng team Manila Aguilas kung nasa ng SAJ. It gives them a free dragon na mapagkakataon. Yes. At eto na yung first dragon dito sa dragon dito. At eto pala, first dragon na nakuha ng dragon dragon. So far, eto, again. Eto na, equalizer mga kaibigan. Pinasok na ngayon ni Emily. Dirit na din ang kuya mo dito. At ang flash in na. Mas nauna pa siya kay PF na lumusong doon sa laban. So, it gave enough, tapos yung pa, isa may vision ang SAJ. It gave Nyxwater enough time to finish him up bago magkaroon talaga ng main fight. So, yung nagpahirap doon, I think, is yung pag-flash in itong si Emily PF, knowing na wala siyang nakikitang vision sa loob doon. Hindi ako papasin mo, kapag pagpasok sa loob, mali siya na nakita. Medyo nakalabas, nakahanap niya isang pero hindi ko rin sila masisisi kasi kung ako din si, ano, si Hate, nakita ko na medyo one-third, one-half yung buhay ng mga labang. Bababa ako na equalizer, matik na yun na... Pasok na eh. Ayun, magpapadil mo siya na. Pagkakataon na to. Yun nga lang, kung pagkakataon, eh, nakakita rin ang opportunity ang SAJ ko. Para makalabas. Dahil nila kasi, ito si Emily as far as mga pagkakataon sa Starz, nakuha nilang buhay. Agad-agad. Nandun si Jarvan. Ang ano ko, bakit pa niya pinilan pumasok? Okay. And di natin nakita ko anong nangyari dun sa mid lane. Bakit naman na yung joke. Pero probably nakpatlakson. Because of the damage being dished out by QTV. Lalo na, ayan na, mura mana and mo. The last whisper. Ay, naku po, sir. Ang sakit po dito. Tingnan natin ang kanyang armor penetration and napakakulit. So, kahit magano ka kakunat, kahit may bulwark ka pa, tatagos at tatagos yan. Ang kulit ng sobra yung armor dito, mga kaibigan. Lalo na pag hindi mo kasama si Nautilus kasi wala ka ng bulwark aura. So, medyo kailangan... Mahirap lalo. Ito na naman, slowly but surely, SAJ is trying to set... Okay, forcibly set the pace dito sa mid-game phase ng laban na to. And so far, it's working perfect for them. Still, this is anybody's game. Thresh trying to get QTV, pero because of the movement speed, hindi tapat ang kanyang prediction skills. Yung kanyo ganyan sa mga kanina, ang pinakamahirap na gagawin dito ng Manila Aegis kapag nagkaroon ng team fight, ay yung pabayaan nila, ito sa team fight na magkaroon ng free. Yun
nangyari kanina sa clash nila sa Dragon. Napabayaan nila yung ginamit yung kanyang amay, wag yung micro skills kung sana atras, atake, paulit-ulit. At dahil nga doon, effective sa kanilang team fight at nanalo nila. Ang pinakamagandang gawin ng discovery ng Dragon is for MDPF to focus on Jace. Kasi si Jace, kilala natin yan with the Shock Blast Acceleration Gate combo. Yun ang pinaka long range na damage, na maximum damage na kailangan ng edition. Pero kung nakaharap sa harapan niya, eh hindi aabot sa... hindi aabot din sa kaiwan, hindi aabot sa damage. And then, with that, on targeting Kogmao or Baru. Salamat. Ito yung nga pa sinasabi ko, knowing na nasa top ngayon si Baru, parang makukuha ng first tier dito na manilig sa top lane. Pagkakataon nilang kunin, ang second tier 2 dito sa mid lane ng NDJ, ngunit hindi yata nila kakayanin dahil nga ang sakit ng pagbigay ng poke damage nung si Jace. Sobrang bilis mag-tier ng wave na nakikita ko lang dito, kailangan maging sacrificial dito to take the bulk of the damage para hindi mamatay yung main damage nito ng YY and Karthus. Or in the event na si Karthus na tatargeten ng SJ, dapat yung question niya is deep within the lines of SJ kung saan tatamaan sa ng death sentence ng kahit na sinong champion dito ng kapitin ay ng SJ, lalo-lalo na kung itong si Jace or si Coco ang madali niya o lalo na yung battle pa. Magiging effective for naman nila Eagles to secure at take some hits at masigurado nila mapanalo yung team fight kung mangyayari. Yes, and so far kung napapansin mo, dalawang blue response na lang sa side ng team Manila Eagles pa ng SJ. Napakatakot ng kanilang napaka-critical din ito para sa team nila Dragons kasi sa blue back napaka-excited and hold down the season sa build ni UAY and especially sa champion nila si Dragons. Okay, so sa Dragons pa rin sa Dragons. Again, maulit-ulit ang acceleration gate, shock blast, max range damage ni UDB at so far walang masagot dito ang team nila Dragons. Dahil nga doon, hindi ganun kalayo ang reach nila, pero nag-flash in na ngayon. Ang ganda na pagkakaon is isolated. Gaya nga natin sabi ko, pag hinamin niya sa bako dito, yun nga, na-secure nila ang kill kay QTV. At dahil doon, laking bawas dito sa SAJ. Sa damage up, na pwede nilang magawa sa kanilang kalaban. Good job pa dito kay MLS natin na nanghuli niya ng death sentence. At dahil doon, kung makukuha nila dito ang baron sa laban na ito. Wala nilang, walang damage ng player na sobrang pero yun nga lang ang tungkol ko nila ang barang nila kung may two lanes are being pushed by the second team. So yes, kinulang sila sa champion pero tingnan mo na hindi sa rin sila sumuko sa kanilang objective. Yes, hindi sila nagsirahin ng objective dito na pagkakataon na makuha na isang turret, I mean dalawang turret pa. Yes. At napakaganda ng performance doon na pag-exchange itong SJ laban sa Manila Eagles. So ano kayo pwede mangyari dito kahit nakuha nila ang barang buff dalawang turret naman ang kapatid. So ano kayo pwede mangyari? Pero yun yan, nakuha pa nila ang Dragon. So good decision making coming from both teams. So maganda yung call nila. Alam nilang hulang yung SJL nilang namatay si QTV. Pero ang knowing na magbabaron sila, yes, take this time para mag-push. Sayang din. And this made the baron buff of Team Manila Aggress more on a defensive move. Okay. Kaya alam mo, mahirapan yun. Pero yun nga, good decision pa rin kami kung iba ni Agnes na alam nilang na-push na yung tower at na parikol na yung SJ. They decided to get the dragon. Pero yun nga lang, it shows na again, napaka-risky yung ginawa nila na ginagawa ng SJ. Hindi sila makapag-initiate kung pag wala si Chase. So, yun ang kanilang main damage dealer. Kapag wala yun, medyo pilay-pilay sila. So tingnan natin kung paano mga kapatid. Marami ko mapasin po si Emily Jok. Sobrang tagal na naka-activate yung third skin niya. And hindi ganun kalaki yung nababaw sa kanyang mana. Pero ang sakit niya, Seraph's Embrace, Abaddon's Death Cap, Random Ages, damage, panigurado, masakit. Pero yun nga lang, Jace has the Last Whisper, the Black Cleaver, and the Muramana. So tingnan natin kung paano matidiscard yan. Ito pa, naging Black Cleaver.
Twitter pa kayo. Yes, hindi, pero you have to watch out. You have to give credit pa rin kay BYY. Onti na lang. All blue na. Onti-onti na lang. Okay. Alamin na yung kanyang last night and for the kanyang Blade of the Ruin. Yes. Onti-onti na lang. Pero so far, as far as you can see it, medyo hindi pa rin zero ang pinag. Atay, kung bakit naman ka naman. Pero yun yung equalizer galing dito kay Emily 8 para lang makompensate yung mga pangyayari doon. Pero yun siya, ginamit niya kanyang spin. Bakit kaya? This is... Gamit nila ng mga ultimate skill sa pag... Sacrifice, champion skill. So this is a good call for Team Manila Aguilas. Nakita mo yung pwesto nung pag napag-equalizer. Parang ano eh, parang ito ang pattern na to, hanggang dyan lang kayo, huwag kayo lalampas. It separated the ADR and the tank para hindi sila makapag-organize ng clash. So this is a good call. So iisip nila na, kasi ang pwesto mo ngayon, wala kang pag-initiate ng clash. At hindaan natin kung ayaw nila mag-initiate, tayo mag-set up para lang makag-get an objective. This is a good sacrifice, knowing that yung cooldown ng skill nila in another 2 minutes, babalik na ulit yan. And it is also a good chance kasi parang so, good call coming from Team Manila Aguilas. Iwan sa kills, as far as you can see, flat out. This is still anybody's game. Isa lang ang magkamali dito, magkamali yung galawan. Tapos na ang laban. Pero kaya nga sinabi, hindi ko papansin nyo, ang kanilang goal ay pantay na pantay. At wala pa rin ang sabi na mag-sabi. Kahit ang 15, hindi naman ang score. Goal difference wise, it's dead center. Okay, 200 at the 34 minute mark. Wala ka na yan. May nalaman nga akong trivia, based on Freak. Sabi ni Freak nga, ang pero yun nga lang. Yes, ang sakit ko, MLA goes down. Ginamit ang kanyang equalizer para maligtas sa kanyang sarili. Pero mainly used in cast of skills. Para sa pasipil ang kanyang sa kanyang. So, medyo hindi nag-inunda doon ang Team Manila Aguilas knowing that yes, they don't have enough vision to stop it. So, with that, nakabawi ang Cyclone Jokers with additional champion kill both sa tower. Pwede naman ako papasin mo dahil lang sa isang player at isa pang tower turret sa kung sa top lane lumaki ng 1k. Kasi all of the champions of SCG were there. So 200 per assist, yun na yun. Yun na yung bonus doon. Plus yung okay. 1k na makukuha, 500 I think. Masisira pa yun sa turret ka. Sobrang effective na ginawa doon ng SCG at dahil doon mo, mag-snowball na naman ang kanilang item dito. Pag-uwi sila, sa kanilang ano. Although, itong kasi, simula pa lang ng laban, they decided, papansin ko pa lang, walang nag-push. So, both teams decided that this would be a farming match. Malaman na lang kung sino nakamatibay sa dulo. And so far, we're seeing here the positive, the pros for both teams. You have AOEs coming from Cardinals. However, on the SCG side, you have a lot of range both damage coming from Kog'Maw, Varus, and Jace. So, sino natin panel ng discussion na to? Would they sasabayan kaya natin Manila Aguilas na head-on na clash or iisip silang discarded like what they did in the second mid lane mid tower na kung saan they burst ultimate to get on the pressure. Pero tingin, habang tumatagal ang laban na ito, lalo na malaki ang chance ng SAJ na manalo sa laban na ito dahil gaya ka na sinabi mo kanina ang kanilang champion ay more on base game team composition. Kung saan talaga mga kanilang mga champion nila ay nag-deface. For damage-wise, yes. Damage-wise, masakit. Range damage-wise, masakit. Pero, if Team Manila Aguilas puso yung proper target crashes, kaya-kaya nilang mitigate. Gaya sabi ko, tatakitin mo at lahat ng eh, libre-libre si BYY, si Hate, at si Chok para tumira. So, tingnan natin kung ano mo. Ayan, katulad yan. If that yung skill ni Varus was the acceleration rate of dapat ang ipalit. Yung nga lang, ang pinaka-problema nila dito is Kog'Maw. So, although, kaya nga takin yung damage, yung physical damage, yung AP damage naman coming from Kog'Maw would be another problem. Pero, this is kaya paggawa ng paraan yun kung ma-outplay nila. No, with that, kaya lang sinasabi natin, sinasabi na ngayon. Kasi, sinasabi na nga rin pangalit boss mukha ng SSS. Nakuha nila ang buhay ni Emily Estrada yun sa mga pagkakataon yun at ginamit na kayo ng Rick Fibre Tuxia siya Emily Chong ngayon gagawin niya para pasipin yun ang kanyang sa awang skill ito yung pinagawin niya kaya sa kanya natin si Pura
Ang nangyari doon, crowd yung hindi masyado makita doon sa... Medyo mali mga kaibigan ang ginawa doon ng Manila Eagles dahil nga medyo malayo. Nagkalayo okay. Sila. Medyo malayo yung pag-initiate nito. Naiwan for acceleration kay Shock Blast and a lot of damage. Especially kayo yung isang agalaw sa BYY. At Shock, medyo matagal yung bago siya nakapunta kay saksakan ng damage yung sinagasaan niya bago siya nakapunta doon. Sayang, pwede niya nakuha man nila ang buhay ni Archie at ni Leon. Hindi pa rin sapat dahil nga na-update ang kanilang teamfight na yun itong SAJ sa ginawa nilang pagkuha ng buhay agad ng mga damage dealer ng Manila Eagles. Kung papansin mo yung naiibig ng team ay yung tatlong heavy damage dealer nila. Itong si S, si Rumble at si Karthus. Kung papansin mo si Karthus, nagbigay lang siya ng poke damage sa kanyang mga kalaban at ginamit niya ang kanyang first team at yung victim niya para makapatay. Medyo mapin nga lang pero medyo matagal siya kung nakapunta talaga eh. Masyadong malayo yung naging flank nila na medyo matagal nakalapit si Chok papunta kay Dixwater and kay RG. And in game enough time, parang pastol ni Chief yung takbo yung dahatak yung para sa Dixwater para mamatay ang parang mamatay si Dixwater yung nalaman. Kung mapapansin mo, napakalaki ng post damage ng gagawin ng Dixwater sa kanyang kalaban. At ito yung crazy ko sa kahit na nangyayari sa dinamit na kanyang ito ay malayo sa dito at naiwan na nabuhay ngayon si Leon na may konting buhay pa para maligtas. Napakagandang play na galing sa Team Manila Aguilas knowing na with the equalizer na separate ang lines ng SAJ doon. However, hindi nila completely napatay ang main damage dealers ng Psycho Jokers kundi naiwan si RG at barely nabuhay. Alam mo, ang maganda nito ang evidence ginagawa niya is focus lang siya kay RG. Ginamit niya lahat ng all-out damage ng RG. Kahit naman ay siya, wala siyang pake. At dahil nga doon, hindi ka doon nakapag-bigay ng napakasakit ng damage sa kanyang kalaban. Dahil nakita mo, kapag siguran na ipin siya sa kataklis ni Garvan. So yun ang kailangan. So hopefully, mukhang nagagawa na lang tingin sa Agilas ng solution sa laban ito is this is to get Dixwater, to impale Dixwater and to prevent him from going in range kung saan makakapag-release siya ng ulti niya. And yun nga, they tried to get Jace first kasi yung damage na hindi mo talagang makabit. Effective yun, yun nga lang, medyo dun sa set of clashes na yun, nag-iba-iba sila ng target. And supposedly, dapat hindi patay si Jarvan pero nag-asip at yun na nagkaroon ng error din sa side ng SAJ. Medyo masyado silang naging overconfident. Alam mo maganda dito sa lineup ng SAJ. Lalo na dito kay Carlos. Kapag nagkaroon ng teamfight na Flash dito, wala siyang pake na mamatay. So, at dito ako papasok ako dyan. Mabibigay ako ng damage na put sa akin ng mga kalaban. Kung may exhaust ako, may exhaust ko sila. At ito yung risk ko para nagbigay at tumakos ng mga teamfight. Kung mapapansin mo yung ano, yung scores, hindi ganun ka-significant na yun yung kills. Okay. Seeing the total team goal difference and seeing the items of both teams, napaka-minute lang ng difference. Kasi na yung goal halos wala pang 500 or 1,000 yung difference, which is, it shows that as of now, what they have gained is on par. Although, advantage, although 7 to rin na masisira ng SAJ, nakakahapon na nakapunta niya at kahit na 4 tower pa lang nisira nila at nakaka 7 kills pa lang sila. Pero dahil nga sa pagkuha ng inhibitor sa main lane nila, pressure para sa Manila Eagles na mag-defend ng kahit anong lanes nila dito at dahil nga doon mukhang ubunin ngayon ng SAJ ang bottom lane nila, 3rd tier 2, ano kayang mangyayari dito at ano kayang gagawin ng SAJ para sa 3rd tier ang pag-defend sa bottom lane. Dahil nga na sinabi natin, eto na magkakaroon na yata ng dating crash. Pinasok na ngayon ni Emirates natin, ginamit sa kanya Deathless para ang inibig. Pero dito, pinasok ni Archie at pangulit mo sa pag-focus. Grabe ang pagkakasin ni at Deathless na ginawa ni Jarvan. At nahuli niya ang apat na dami ng mga nilagigas at dahil nagawa na yung kill galing dito kay Emirates.
At Xbox yung hindi ng Rosa, kung magagaling kay Jake. At Aizu na naman, para sa Manila Eagles. Kuya, by the end. Pinakamagandang decision ko is for safety, preventing, choking, not to get any of the damage either of Naya kung saan niya na AOV. So with that, save enough time para ma-dish out anything. Ang damage sa damage niya and with that, SAJ wins against the team Manila. Grabe, pag pressure na ginawa doon ng SAJ sa laban na ito. It's all against the Manila Eagles. It's all it's all about game mechanics. Okay. Kung alam mong range champion ka, eh talagang hindi ka talaga papasok at i-maximize mo yung opportunity. Yun nga lang, napakagaling din. I would give credit pa rin kay Safety na in that last clash. By all means, wag mong papaabot siguro yun yung sinasabi ng ano, yun yung sinasabi ng team cap ng ano ng SCJ. Wag mong papaabutin si Karto sa amin. Diyan mo lang siya, harangan mo siya, bigyan mo siya ng bato, bigyan mo siya ng bundok ng malaking bulkan para lang marangan itong si Karto. Pero nonetheless, both teams really performed well. Very well. Napakaganda ng kanilang performance kung makikita mo sa kanilang scores and the total team goal difference is very minute. Nagkaroon lang ng mas naging ahead lang siguro si ang Saigon Jokers ng isang step na alam nila na huwag niyong papalapitin si Kartos dito or else patay tayong lahat, which is successful and it turned out to be in their favor. Okay. Yes. And gusto ko lang din sabihin dito sa laban nila ng SAJ versus the Manila Eagles, I would give credit dito sa performance talaga ni Nick Swatter. Talagang dahil sa mga pangyayari, sa laban na pinakita niya ngayong gabing ito, sobrang exceptional ng Kogmaw niya, na AP Kogmaw niya sa yes. laban na pero ayun, you have to give credit pa rin to Hate na nasabayan niya si Jace. Kahit na talagang dominated siya sa top lane. Yes, looking at CS, hindi malayo yung ano yung difference knowing that is Jace. And talagang damage-wise, napakasakit. Yes, good job for the SAJ to win the game. At ayan na. Ang pinaka-aabangan ng lahat, syempre wala na iba ang ating maiwagang codes. Pero okay. Bago lahat, sa lahat ng kaka-tune in po lang, nanood kayo ngayon ng laban ng Manila Eagles versus the Saigon Jokers, Garena Premier League, summer season. Summer yung season, pero tag-ulan ho dito sa atin. So, medyo ironic, pero that's it. Okay, ako po si Kajo, and I'm with, syempre. Good evening sa lahat. Bago ang lahat, syempre, eto na, ang bigay ng codes natin ngayong gabi. Bago ang lahat, gusto ko lang palang i-announce, ang winner natin sa pag-share ng post sa ating League of Legends Facebook page. Eto, congratulations kay Nash Santero. Ganoon din naman kay Josan Edward Imperial. Kung nanonood ka ngayong gabi, congratulations sa'yo dahil nanalo ka ng skin. Pero hindi ko alam kung ano eh. Pero di nakalagay dito. Pero yun nga, Nash Santero at Josan Edward Imperial. I think Silver Kale yata or something. Pero i-message na lang sa inyo ang mga codes para sa inyong skins. Congratulations sa inyong dalawa. At eto na ang code natin ngayong gabi. Sasabihin ko ba ito? Iti-type ko. Sa tingin mo? Siguro... Sabihin mo na lang para... At least lahat sila, diba, naka-tune in, naka-login na sa... Nakaabang na dun sa ano, sa... Huwag mo na sabihin yung huli. Para yun yung advantage. Para lahat sila... May pag-asa. Kasi pag tinype mo yan, pabilisan ko sino mas mabilis na internet connection. Eh? Kasi sino yung mas mabilis yung network. Ayun yung makakuha. Diba? Sige, eto na. Habang tinatype. Habang sinasabi. Ayan, bago lahat. Ayan. Luma na. Sa lahat ng walang gagawin ngayon at mahilig manood ng rock bands. Eto, mamayang 10 o'clock. Malapit lang to sa office. Dito, didiretso na ako dun mamaya. 10 p.m. Sa lahat ng nakakilala kay Kevin Roy. Okay. Razorback. Okay, 10 p.m. dyan sa may Intrepid Plaza, sa may Osmosis Bar. So, sponsored by Designer Drugs and Planet of the Vapes. Manood lang kayo. Murang-mura, 250 pesos entrance. Ang dami yung freebie. So, kung wala kayong ginagawa, kita-kits tayo dyan mamaya. Ayan. Ito na yung mga code natin. Meron pa bang merong gustong sabihin? Ayan, syempre, binabati ko rin lahat ng mga players ng LOL at... Sa lahat ng bumabati dahil napakaganda ng ulo ko, maraming salamat. Astarte, kamukha na kita. Ayan, kay MP Astarte. Okay, ayan, syempre. Bati nga pala niya si Jillian.
Genial na kanya nga iniibig at kanya nga tinitibok. At hindi rin mawawala ang batas ng buhay ko kay Joy. Napaka buti pinayagan niya ako ngayon mag-shoutout. Okay. Congrats. Ayun, medyo talaga yung shoutout ko sa inyo, talaga. Medyo iba na 'yung masano, pero yun nga, masyadong seryoso yung shoutout natin ngayon. It's a little bit the unusual. Mapapansin niyo pa ng shoutout kami madalas puro blow by blow lang. Ayun, sa lahat ng nakakapansit, nakaka-appreciate, maraming salamat. We are trying to again improve the level of shoutcasting here in PH. Kung if you have any more suggestions on how we could improve, sabihan nyo lang si Gigi Spear at siya na magsasabi sa akin kasi yung Facebook ko personal ito may fanpage. Actually kung may gusto kayo sabihin, kung gusto nyo sabihin na ang papangit nyo, gusto nyo sabihin na hindi maganda yung shoutcast nyo, okay lang. Mas maganda. As long as you're honest. Oh. Okay, pag sinabi nyo yung pangit kami, okay lang yun. Kasi paano naman kayo popogi kung wala kami? Kung gano'n ang gusto nyo. Ayan, maganda-ganda ang wise words from Nacho. Pero yan nga. Sa lahat na nagabang, eto na. Mukhang parang ato to eh. Parang ito yung sa All-Star eh. Naalala mo na nanonood tayo. Ano ba yan? Lagi na sa commentator. Ipunta sa ganyan. Ang tagal. Eto na. Eto na yung code natin. Babasahin ko sa inyo. I-ready nyo na yung shop sa League of Legends na client natin. At punta kayo sa shop, punta kayo sa codes. Okay, yes. Bahala lang kayo dyan. Para pantay-pantay, una-unahan na lang to. Ito, first hanggang sa huling letter. Huwag mo sabihin yung huling character para sila manghula, para masaya. Iuwa naman sila. Ano, sinabi ko na nga lang, tapos, para challenge. Challenge ba? Ito na. Huwag mo sabihin yung huling character para magkagulo sila. C as in cat, M as in Mama, X as in xylophone, Xerox, ayan, M as in Mama ulit, F as in Fafa, ayan, or food trip, C as in Champion, ayan, number 6, oh, alam nyo na yun, 6, number 6 ha, ayan, sunod ng 6, 4, sunod ng 4, Q, oh. Anong Q? Queen, sunod ng Queen R Rumble. Sunod ng R W Wawa. Win. Yan, okay. Win. P sunod ng W PF. Yan, oh. PF. Sunod ng P J Jarvan. Sunod ng J H Harvan. Or Harvan, yan. Sunod ng H C Champion. At last, sabihin ko pa ba? Walaan nyo kung ano yung last. And yung last number siya! Number! Okay, number. Hulaan nyo! Ayan, pasensyahan tayo. Okay. Kasi, hulaan nyo na lang. Okay. Ito na, last pa! Andali, inaabangan ko kung... Login error. Matag ka login error ka. Galing, sino pwede ka to rank? Okay, so ayan, habang nag-aantay tayo, okay. Kalma muna, may mga nagpapanik na sa inyo. Relax lang, okay. Relax lang mga men. Kalmahin nyo lang. Okay, so ayan. Ito na, yung since... Tapos na yung first code natin. Ito yung next code natin. Sa lahat na nagtataka, yung code muna yan. Ang bilis. Malamang use agad. Sa dami-dami nyo ba namang nanonood. Isa lang po yan. At sigurado may nakakuha yan. Ito na. Surprise Party Fitness Sticks. Ito yung last code natin for tonight. Kung kahit abang-abang na naman tayong muli, pabilisan ng internet, patingin nga ng screen namin. Para magtatik ano yung mga itsura natin dito sa ating screen. Ayan. Hindi pa rin nagbabago yung mukha ko. Mukha pa rin akong... Parang may spotlight sa ulo. Oh. Ayan, pero yun lang, sa lahat ng mga nanonood, huwag kayong mag-alala, hindi namin to ginamit, hindi namin to dinaya, hindi namin to binigay sa ibang tao para lang magmukha kayong ewan na nag-insert ng code tas wala naman pala. Ito na yung last code natin. W? Ha? Whale. Bukong! Bukong, ayan. W, G? Garen. D? Draven. Y? Yi. C? Champion. O kaya, meron mong champion. Champion, yan. Oh, champion nga. 9, number 9, number 3, number 6, after na number 6, V. Vi. After na letter V, P. Piltover Customs. Yan, Blitzcrank. Piltover. Haba. Piltover. P, basta P. Q. Queen, 4. Number 4. Oh, number 4 nga. Number 4, next is letter G. Garen, or Galio, or Galio. Oh, yun na nga, yun. Jace.
W. Bukong uli. Bukong. At last letter. Hulaan nyo hulaan na lang. Letter, ayan, sinabi na. Letter. Hulaan nyo na lang. Letter na yan. Letter. Okay. Ayan, pabilisan na tayo mga kaibigan. Ayan, dito. Ayan, napatas na. Hindi na pinupost yan. O, kasi pag pinupost, refresh, refresh kayo. Sabay, control C, control V. Ayan, kahit paano may effort. Interactive tayo dito. Hindi yung lagi na lang may nauuna. para patunay na nakikinig nga kayo ng shoutcast. Okay. So again, sa lahat ng mga players ng LOL, maraming maraming salamat. Especially yan, sa NV Clan, pag nakita yung mga yan. Nako. Mabait yung mga yan at malulusog. Again, congratulations. Sandy, happy birthday. Ulit. Yes, congratulations ulit kay Nash Santero at kay Joson Edward Imperial. Nanalo kayo ng skin dun sa pag-share ng ating League of Legends. Ba't ako nag-share ako? Hindi ako. Di ba ako? Sila yung mapalat na napili sa ating ba't ako? Ano ako? Manoo. Yes, yes. Pero yun nga, congratulations ulit. Again, gusto ko nga palang batiin ang lahat na nagpapabati sa akin dito. Iba na talaga may fan page, ano? Hindi, hindi. Actually, hindi ako nag-post. Gusto ko magat mga iwasan yung pagbati na yan. Pero yun nga, kay Amphi Amparo, good evening, kay Renz, kay Galil, Tubiano, napaka humble ng taong ito, ba? Grabe yun ito, pero yun nga. Sige, ito ulit. Kaya YH Park, good evening. Kaya Vince Casimiro, kay Krizan Villarreal. Wala kang special summon na babatian galing Iloilo. Good evening sa Decipher. Bukod sa Decipher, wala bang specific person na kailangan batian? Wala naman. Sino bang... Thank you sa lahat. Good evening ulit. Maraming salamat. Again, you're watching the Garena Premier League Summer Season 2013. A match between the Manila Eagles versus Saigon. Ayan. So, ayan. Thank you very much. Kung nagsasawa na kayo sa aking mahiwagang noo, sabihin nyo lang sa akin. Again, maraming maraming salamat. And thank you, Garena, for giving me another opportunity to shoutcast again. So, kung gusto nyo ibang tao naman mag-shoutcast at ayaw nyo talaga sa akin at wala akong sense mag-shoutcast, sabihin nyo lang. And if you have any more suggestions on how GG Sphere would improve the shoutcast as well as the production here, please, all of your opinions are welcome. Kasi positive or negative, as long as makakatulong yan and honest yan, walang problema sa amin. Yes, bukas nga pa, sa darating na linggo, GMPGL tayo. Kita-kita ayan, mga kaibigan. Ito, rakraka na naman to. Rakraka na naman tayo, Mineski Pro Gaming League. Sa lahat ng mga makukuha na kaya ulit ng Team Manila Aguilas ang corona. Ibang mga bigay dito. Pero again, good evening sa lahat. Ayan lang, kailangan yung subaybayan sa linggo. Yes. Okay, so again, salamat sa mga nanonood. You are watching GPL Summer Season 2013. I am Kadzo, also known as Mr. Clean PH. And okay. I am Gigi Spear. Thank you sa lahat. Congratulations sa SAJ and good evening. Okay, hindi lahat ng kalbo masamang tao. Good evening.